Hinahamon ko po ito pong dating abogado na si Engineer Toto Kausing sa isang maayos na diskurso o debate. Kasi siya po ay nag-aakusa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na adik daw po si PBBM. Hindi po tayo lilihis doon po sa kanyang mga tinatapik. Pero ang focus lamang natin ay sana patunayan niya sa harapan po ng publiko sa pamamagitan po ng isang debate o argumento sa pagitan po naming dalawa ang mga alegasyon po niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko po sanang itapik ito dahil kahit paano itong si Engineer Toto Kausing, kahit kalaban po natin sa politika, naging kaisa po natin ito sa paghahanap ng katarungan para po sa naging biktima ni Gerald Bantag na si Percy Lapid. Kaya naman, from time to time, nakakapag-comment po kami sa isa't isa at maayos naman po ang samahan namin bilang isang o bilang kapwa content creator. Ngunit, siyempre, nandito po tayo hindi naman para sa aking sarili, kung hindi para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang taga-suporta at tagapagtanggol po nito. Bilang dating abogado, Engineer Toto Kausing, hinahamon ko po kayo sa isang debate sapagkat parehas na lamang marahil ang ating sitwasyon sa ngayon. Ako po ay hindi abogado at kayo naman po ngayon ay hindi na po abogado sapagkat disbarred na po kayo ng ating Korte Suprema. Kung meron mang kayong pag-apila o motion for reconsideration na ipinail dyan po sa Korte Suprema, sa ngayon, hindi pa rin po kayo abogado. Kaya kung talagang kaya nyo pong patunayan ang inyo pong mga alegasyon laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit ako po mismo ang pumunta sa inyong channel at umakyat sa StreamYard at doon po tayo mag-argumento, wala pong problema. Dadayuhin ko po kayo sa inyong channel. Kasi ang mga sinasabi nyo po rito sa inyong live streaming ay panlilin lang sa ating mga kapwa Pilipino. Kayo po ay nag-live streaming 20 hours ago. Sinasabi nyo po rito, malalim ang ebidensya na addict si PBBM. Fake drug test ni PBBM. Although patanong. Tapos kung ano-ano pang mga live streaming na pinagagagawa po ninyo rito po sa inyong channel. Alleging or accusing PBBM as addict. Sana pagbigyan po ninyo ang aking hamon, Engineer Toto Kausing. Yan po ay formal ko pong ina-announce dito po sa aking programa. Inuulit ko po, hindi po kayo kinakailangan pumunta dito sa aking programa. Kayo po ay aking darayuhin kung kayo po ay magpapaunlak sa aking hamon. Ang topic lamang po natin ay kung adik ba o hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang magpapatunay na adik siya base sa mga ebidensyang sinasabi niyong hawak ninyo at ako naman idedebunk ko ang mga ebidensya na sinasabi ninyo at patutunayan ko na hindi po adik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Other than that, attorney o Engineer Toto Kausing, kung kayo'y may pangarap na maging politiko sa hinaharap, matuto na po kayo sa leksyon ng nakaraan. Natalo si Lenny Robredo na inyong sinuportahan dahil sa walang humpay at walang tigil niyong paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na noon ay kumakandidato pa lamang sa pagka-presidente. Kung patuloy niyong gagawin ang mga ganyang uri ng estratehiya sa politika, hindi niyo makakamit ang pangarap niyong maging senador. Lumaban po kayo ng maayos na pamumulitika. Ilatag po ninyo ang mga magaganda ninyong ginagawa kung meron man sa harapan ng publiko. Hindi ginagamit ang pangalan ng kung sino para lamang isulong ang inyong interes sa politika. Inuulit ko, Engineer Toto Kausing, hinahamon ko po kayo sa isang debate. Publicly, gawin po natin ito sa inyong channel. Ako po ay pupunta sa inyong channel. Hindi nyo na po kailangan pumunta po rito. Ngayon, dako tayo. Paugnay po ng pag-uusap na maaaring mangyari na ito sa pagitan po namin ni Toto Kausing. Ito pong si Vic Rodriguez, naglabas po ito ng kanyang paniniwala at sinasabi niya, lead by example, at parang pinopromote niya ang sarili niya na siya ang dapat gayahin dahil nagpa-drug test po siya.
April 4, 2024. Sabi niya po rito, bagamat ako ay nasa pribadong sektor, kusang loob ang aking pagpapasailalim sa drug test at base sa resulta, ako ay negative. Ito ay susog sa aking paalala sa mga nasa pamahalaan sa gitna ng napakaingay at hindi mamatay-matay na issue ng paggamit ng droga. Ako, umaagree ako dito. Pero kung hindi po umayon sa inyo ang Pangulo, wala tayong magagawa. Huyo ka ba? Sino ka ba? Attorney Vic Rodriguez para pakinggan ng ating Pangulo. Pero kung ikaw ay nananawagan sa lahat ng mga empleyado at lingkod bayan sa ating gobyerno, ipanawagan mo rin na magpa-drug test ang pamilya Duterte. Lalong-lalo na itong mayor po ng City of Davao na si Sebastian Duterte. Kasi may mga kumakalat po na video sa kanyang dito po sa social media, no, na ito pong si Sebastian Duterte ay nakita na may kasama pong isang babae, hindi ko po kilala kung sino po yon. At dito po sa mga nakikita natin sa video na ito, ay parang merong something wrong doon po sa kilos ng dalawa. Yung kasama pong babae, nito pong si Sebastian Duterte at saka siya mismo. Panoorin po ninyo ang video na ito, mga tol. Nakikita po ninyo yung kanyang itsura at yung kilos, itsura ng kanyang kaharap na babae. Kayo na po ang humusga kung anong meron sa kanila. Kaya kung ikaw, Vic Rodriguez, nananawagan ng pagpapadrug test to lead by example, lahatin mo na. Huwag ka nang magpasaring pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos lamang. Isama mo itong mayor ng City of Davao na nakikita po ninyo sa ating screen na si Sebastian Duterte. Ito po ay nangyari, hindi natin alam kung kailan, pero sigurado po tayo na siya yan. Ang hangad po natin ngayon, magpa-drug test din sila, ang pamilya Duterte. Ngayon, sabi ng mga umaakusa kay Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilang ebidensya ay video. Ngunit napakasinungaling talaga ng mga nagpapakalat nito kasi wala po silang maipakitang video hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman, inuunti-unti po nila sa pamamagitan po ng mga fabricated documents na ibinulgar daw po nitong si Claire Eden Contreras. Una sa lahat, maniniwala ka ba sa isang taong walang sinasabi na katotohanan kung hindi pawang kasinungalingan? Siyempre hindi. Maliban na lamang kung ikaw ay tanga, maniniwala ka. Marahil katulad po nitong mga abogado na naniniwala kay Claire Eden Contreras, mga tanga sila. I'm sorry for the word, pero yun lamang ang tanging termino na alam ko para po itawag sa mga taong naniniwala sa kasinungalingan. Naglabas ng dokumento, ito pong si Claire Eden Contreras kamakailan at ito po ang kanyang ebidensya kuno. Ang pre-operation report, ang authority to operate, at ang memorandum mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency. Lahat po ng ito ay wala pong control number. Ngayon, para susugan pa ang kasinungalingan ni Maharlika, hinalungkat po nila ang drug test ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. At pinupuna po nila rito na halos 2 minuto lamang daw ang lumipas at tapos na kagad ang resulta doon po sa pagpapadrug test ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ito man ang naging transaction date at report date and time, wala pong pagkakamali dito si Pangulong Bongbong Marcos. Alam ninyo, ito po ay ginagawa ng staff ng anumang accredited drug testing center, katulad po nitong St. Luke's Medical Center Global City. Tinatawagan po natin ngayon ang atensyon ng St. Luke's. Sila po ang pagpaliwanagin ninyo kung bakit ganito po yung transaction date and time, hindi ang Pangulong Bongbong Marcos.
Ang Pangulo ay nagpunta doon para lamang magpa-drug test. At ito ay pinatotohanan ng noon naniniwala pero ngayon hindi na naniniwala na si Vic Rodriguez. Anong nangyari sa inyo, Vic Rodriguez? Bakit bigla kayong nagkakaganito? Epekto ba yan ng pagkakasipa sa inyo ng Marcos administration? Kaya yung mga una nyong naging pahayag noon ay inyo pong binabaluktot sa kasalukuyan. Pero maganda po ang argumento at pagtuturo sa atin ng isang abogado din at vlogger ngayon na si Attorney Claire. At dito po sa kanyang vlog na ito, titulo, nambubudol ba si Attorney Vic Rodriguez? Pang-scam ba ang PIDEA document sa drug use laban kay PBBM? Panoorin po natin ang vlog na ito nitong si Attorney Claire Castro. Yan muna natin, i-steal natin muna doon kay Attorney Vic Rodriguez. Oo. Okay? Yan. So hindi ko naman ito papansinin kung hindi galing kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-post ano kasi na ito, siya. Pwede ba yung mismo lang kay Attorney? O yung kay Attorney Rodriguez yan, muna. Yan. Post muna dyan. Para mabasa natin, para mabasa ni Rod. Oo. Be, hindi ko masyadong makita partner. Ganon. Be, mayroon ba? Sa ano, sa Facebook niya? Oo. Be, hanapin ko nga. Pass forward natin. Ito eh, may check. So, ibig sabihin, verified to. Oo. Na siya to. Oo. Ayan, partner. Kita mo? Be, hanapin ko nga partner. Okay, ito, ang pinaka-title niya, all caps, drug test now. Oo. So, niyan, anong ilang oras na sa'yo? Ulitin lang natin, ha? Attorney Vic, huwag ka lamang manawagan sa Pangulo. Pero dapat hindi ka nananawagan kasi nagbitiw ko na nung, ikaw pa nga yung may hawak noon. Ano nang nangyari sa'yo? Hawak-hawak mo yung drug test ng Pangulo. Ipanawagan mo, inuulit ko, na ang mga Duterte magpa-drug test. Perhaps, si Sara Duterte, meron na siyang drug test last November 2021. Pero hinihiling din namin na magpa-drug test din ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Para fair. Total, nananawagan po kayo eh. Di ba? Lahatin na natin. Walang problema sa amin dyan. Pero mag-intay kayo. Busy-busy ang Pangulo ng Pilipinas. Inaabala ninyo. Ayun dyan. Yung post na to. Ayun. Kasi dito sa screenshot natin, 23 hours ago. Okay. So, at sinasabi rito, Attorney Vic Rodriguez, drug test now. Malala ang alegasyon tungkol sa paggamit ng ilegal na droga ng mga nasa pamahalaan. At ito yung caption niya, no? Mahaba na ang itinagbo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nagsimula sa bulong na marahang lumakas, naging isang tinik at ngayon ay ganap na nakakabinging hiyaw. Marapat na tanggapin at isagawa na sa lalo madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan ang hamon na sumailalim sa isang sabayan, bukas, pampubliko at patas na drug test gamit ang sariling follicle na buhok, ng buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Public office is public trust. Filipinos have the right to know. Okay. Okay. Sa akin ng partner, kasi ito sa Attorney Vic Rodriguez, hindi man kami personally, masabi ko personally, hindi pa kami nagkasama. Pero pareho kasi kami naging officer ng USD Law Foundation. Okay. So nagkasama kami, treasurer siya, ano ba ako, PRO? Ah, secretary pala. Secretary. Siya, PR, siya. Tumas yan, ha? Parehas UST itong si Attorney Claire at saka si Attorney Vic. Pero sino ngayon ang paniniwalaan natin sa dalawa? Tuloy po natin ang pakikinig. At treasurer, at that time, kasi syempre kagalang-galang. Ginagalang lang siya kasi pala kami taga-uste, Tumas yan. Pero kung isinama niya sa post niya, niya pakiulit, still mo nga. Kung ito, pinost niya, kasama yung allegedly pre-operational report, no, ng PIDEA,
At may pangalang Bongbong Marcos. Ang nagtataka ako, bakit niya ito kinagat? Yun. Bakit, Attorney Vic Rodriguez? Isa kang abogado eh. Dapat alam mo mag-scrutinize or mag-evaluate ng mga dokumento. Lalo na kung ito ay parte ng ebidensya. Alam niyo ang pre-operation report, parte po ito ng case folder at magiging ebidensya in the event na umabot na po sa korte ang akusasyon laban sa isang tao kung ito ba'y nagbebenta o gumagamit ng illegal na droga. Pero ang malaking katanungan dito at ang pino-point out nitong si Attorney Claire na binanggit na rin po natin sa mga nakalipas na live streaming, bakit maniniwala itong si Attorney Vic Rodriguez sa isang dokumento na wala pong control number? Kasi kumakalat ito, pero walang, syempre hindi ito verified. Mm-hmm. Diba? Hindi siya verified. Okay? So, kaya ang tataka ako, being a lawyer, Tomasian pa man din, bakit pa niya pinost? Tama ba? Teka lang, Niel. Niel, alika nga dito. Thank you. Niel, kasi hindi ko nabuksan yung Facebook ni, ni Attorney Vic. Kasama yung, yan, yung pre-operation doon sa caption niya. Ay, doon sa kanyang pinost. Okay. Sa iyo part na nakita mo. Uh-huh. Yung nabasa mo. Etong... Meron din ba? Yung picture ng pre-operation report na mula sa PIDEA. Ito po yun, ha. Yung tinutukoy nitong si na Attorney Claire. O, ha? Isang Tomasian at abogado na katulad ni Attorney Claire sumausaw sa issue at isinare pa ang ganitong uri ng dokumento. At ang malupit pa dito, mga tol, before na ishare ito ni Attorney Vic Rodriguez, pinabulaanan na ito ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nauna, ang pagsasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi totoo ang dokumento na ito. Kaya nga humingi ng paumanhin yung isang undersecretary ng PCO on behalf sa Daily Tribune. Kaya nagtataka tayo bakit siya ang kailangan humingi ng apology. Dapat Daily Tribune mismo. Kasi pinatunayan na ng PIDEA eh, na walang ganitong uri ng dokumento meron sa kanila. Tapos isa ka ngayong abogado, ipapakalat mo ang fake news. Kasama ba to? Mm. Okay. O message lang. Napin ko nga partner. So kasi okay. Bakit? Kasi sabi ko, kung sinama niya to sa post niya, hindi siya dapat kumagat dito. Tama. Tingin ko, ang dapat niyang ginawa as a lawyer, kung gusto niya man tong i-post, eh di mag-investigate muna siya. Di ba? May address naman, oh. May address naman kung saan office ng PIDEA. Di ba? Bago kayo mag-conclude na it is authentic. Tama. Kasi partner, ang pinag-usapan dito, eh, Pangulo. Oo, kasama partner. Di ba? Kasama, di ba? 3 days. 3 days pala. 3 days ago na? 3 days ago. Oh, di ba? Partner, sa akin lang, ba't ka kumagat as a lawyer? Ito, kasama nga. Pinos niya. Oo. Niel, Bakit nga ba, Attorney Vic? Bakit mo kinagat ito? Dahil lamang bitter ka? Sinipa ka ng Marcos administration? Kaya ngayon, kahit walang validation, in fact, binalidate na nga ng PIDEA. Di ka lang yata nanonood ng balita. After a couple of hours sa pan-validation ng PIDEA, sinare mo pa rin sa iyong Facebook. Nasaan ngayon yung pagiging abogado mo dyan? Paki-steal mo lang muna yung post ni ano? Ni ano, kaya ba? Wag ganito kasi nakakahilo to. Okay, pansinin nyo kasi ituturo ko sa mga kayubi kung paano itong magte-test eh. Kaya? Okay. Ayan. Yung itaas mo na, Niel. Itaas mo, Niel. Yung pinaka-confidential na report. Turo ko sa inyo mga kayubi kasi para hindi kayo mabulagan dito. Oy, okay? Sa mga nagtatanong dyan anong panoorin ng video ni Katunying, ganito lang kasimple yan. Ang nag-prepare ng documents, St. Luke's, bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaliwanagin ninyo? Pagpaliwanagin ninyo ang St. Luke's. Di ba?
Department of Health accredited nila for drug test ang St. Luke's Medical Center. Kung may discrepancy sa oras, kung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tapos na, hindi niya kasalanan yun kung mali ang nag-appear dito sa transaction date. Ipaliwanag ng St. Luke's, hindi berde ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Palibasa mga tangingot kayo, naniniwala kayo sa mga kasinungalingan ni Maharlika. Kaya ang babaw-babaw ng mga argumento ninyo. Inuulit ko, hinahamon ko si Toto Kausing para sa isang debate tungkol po dito. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Okay. Tignan niyo mga kayubi yung control number, blanco, di ba? Oh, yan. Blanco. So, ibig sabihin, ako kasi mga kayubi, humahawak ako ng drugs case. Blanco. Diba? Pag may mga pre-operation, ito ipapakita ko sa inyo, pero mas mapapalino ko. Ito meron dito ako ha. Kung si Attorney Claire humahawak ng mga kaso sa drugs, ako nung pulis pa, ako mismo ang nagiging testigo ng prosecution. Dahil ako gumagawa ng mga ganitong uri ng report, nagiging bahagi ako ng operasyon laban sa illegal na droga, at nagiging bahagi ako mismo ng testigo bilang nakapag-aresto doon po sa tao. Kaya lahat po ito, pamilyar po ako. At basic po sa amin yan, na bago kami umaksyon, meron dapat control number. At dapat iisa ang control number na yan sa nilalaman ng case folder. Kasama po sa case folder, ang memorandum na ginagamit ngayon itong si Maharlika para gawing tanga ang kanyang mga manunood at mambabasa. Unang-una, ipaliwanag ko lang din sa inyo ah, ang memorandum, huli po itong ginagawa bago po doon sa mga attachment. Ano? After ng attachment, saka ka po gagawa ng memorandum kasi ipo-forward mo sa higher headquarters eh. Kaya how come na ang date ng attachment, which is the pre-operation activity or authority to operate is March 11 and the pre-operation report is March 11, while the memorandum dated March 10 lamang. Mas mauunawaan ko pa kung ito ay March 12 o kaya March 11 mismo. Pero pwede bang mangyari na may memorandum ka tapos may attachment ka, pero yung attachment mo hindi pa nangyayari? Attachment mo March 11, ang memorandum mo March 10? Now going back dito sa sinasabi ni Attorney Claire, kasi napakahalaga nito, ang control number. Kaya sa mga sinasabi ngayon, hindi ko naman napanood ang live streaming nitong si Toto Kausing. Sabi ko nga po sa inyo mga tol, hindi po ako nanonood sa mga tanga, bobo, siraulo o hindi ko po kaayon sa aking paniniwalang politikal, maliban na lamang kung yung kanilang tinatapik ay maaaring mag-interest sa akin o katulad po sa West Philippine Sea. I am not saying na bobo itong si Toto Kausing. Hindi ko rin sinasabi na siya ay tanga at siraulo. Pero, yung pinapakalat niya ngayon na kasinungalingan sa harapan ng publiko, eh, sa likod ng aking isipan, baka isipin kong tanga siya. Pero hindi ko sinasabing tanga siya. This is my, ano, hawak ko ngayon itong kasong to. Okay? Hawak ko to ngayon. Sige, paki-check mo. Tingnan niyo mga kayubi, inspect niyo mabuti yung control number. Blanco yan. So, pakibigay yung sa akin. Annex A. Oh, Annex A ko. Makikita kasi dito, partner, kung totoong ano, kung authentic, Annex A. Okay? Yung pre-operation na report ng PNP, Rizal, para makita nila kung paano tumingin. Ako, PNP Rizal, eh, dito ako naka-assign dati sa Rizal Police Provincial Office. Ano kayang station ang involved dito sa kaso na hinahawakan nitong si Attorney Claire? By the way, ito pong pinapakita ni Attorney Claire, ito po yung mga actual documents na pinangahawakan po nilang ebidensya dahil nga po, ayon sa kanya, ang kanyang kliyente ay minor de edad at pinagbintangan na involved sa illegal na droga at ito po ngayon ang kanyang pinagtatanggol. Ang pre-operation na report, para malaman nyo kung authentic siya. Diba? Hindi kasi ito pwede blanco-blanco lang.
para makita nyo, kasi ito, hindi ito basta-basta ginagawa. At ito ay required sa PNP bago ka mag-casing or mag-surveillance, kailangan na merong pre-operation na report na isasubmit sa PIDEA. Tama. Ano ba ang kahalagahan ng pre-operational report? Marami kasing hindi nakakaunawa kung bakit merong pre-operational report. Alam po ninyo, ang pangunahing merong trabaho laban po sa illegal na droga, hindi po ang Philippine National Police. Ang Philippine Drug Enforcement Agency po. That is the lead agency to enforce all laws relative to dangerous drugs. Pero, hindi naman po pinipigilan ang sinuman na kapag ka merong tinatawag na in flagrante delicto, ay hindi po sila umakto, lalong-lalo na kapag ang ating pinag-uusapan ay Philippine National Police. But lahat po ng mga planned operation, such as bypass, implementation of search warrant in relation to dangerous drugs, lahat po iyan, kinakailangan magpaalam muna sa Philippine Drug Enforcement Agency. That's why meron tayong tinatawag na authority to operate. Saka yung pre-operational report. Yun po yung magbibigay ng kapangyarihan sa mga magiging katuwang na ngayon ng PIDEA para po mag-implement ng batas about dangerous drugs. Without ng mga documents na yan, lahat po ng mga susunod na operasyon ay illegal at magre-resulta po ito sa dismissal ng akusado. Kaya napakahalaga po nito, dapat tama ka dito. Tapos ngayon ang ipapakita po sa atin nitong si Maharlika ay mga ganitong uri ng documents na wala pong control number. Paano tayo maniniwala dyan? Tanga lamang ang maniniwala dyan. Tuloy tayo, mga tol. Uh-oh. Pag PNP, ah. Uh-huh. Pag PNP. So, gusto ko ipakita. Ang tinakpan ko lang dito, partner, ipapakita natin yung name ng client ko. Uh-huh. Kasi, hinuli to partner, minor de edad. Minor de edad to eh. Kaya nga nag-aaral pa to, bigla na lang hinuli. Pero, hindi ko nababanggitin kasi pending case to. Uh-huh. Okay? Kita na? So, may pre-operation na report tayo. O sige, habang tinitignan nila mga kanyubi. Ito ha, ito yung sample. Paano pa ito? Kita nyo? Ayan o. Oh. Ayan, kita nyo? Oh, yan. Yung pinapakita ni Attorney Claire, merong control number. Oh. Hindi pa pwedeng mawala yan, mga tol. Dahil kapag kawala po niyan, useless po ang documents na ito. Tandaan po natin yan. Bago po maglunsad ng planned operation ang ating PNP or ang ating PIDEA, dapat meron pong control number. Hindi po pwedeng mawala yan. Ang point ngayon dito ni Attorney Claire, bakit pinaniwalaan ito nitong si Vic Rodriguez? May control number. Oo. So pag may control number yan, partner, ibig sabihin, matitrace mo na yan kung anong activity nung magsasagawa ng operation. Okay. Okay? So, karaniwan dito, partner, para ikaw ay magsagawa ng casing, it's either may natanggap ka na report mula sa isang confidential agent. Mm-mm. Or mula siguro sa hanay ninyo, na o dun may may nagdodroga dun. Diba? Or may nagbebenta ng droga. O, ngayon. Diba? Sa tingin ninyo, kapanipaniwala yung magagawa ng isang ahente ng PIDEA na makakapag-casing sila, makakapag-surveillance sila dito sa address na ibinigay nitong si Maharlika. Nakalagay po dito, pero magkaiba ang address eh, kaya hindi talaga kapanipaniwala ito eh. Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Condominium po ang pinag-uusapan dito. Pero dito po sa isang address na binigay nila, Unit 46C, alin ba talaga ang tama? Maharlika. Pero kahit alin dyan, ang sabihin ninyong tama, hindi nyo kami mapapaniwala. Paano ka makakapag-surveillance sa isang condominium na napakahigpit po ng seguridad? Nakapunta na ba kayo sa condominium? Hindi ka banda basta makakapasok dyan kahit PNP ka. May admin yan. May security dyan. Maliban na lamang
kung prior to that, meron ka na talagang mga evidence na nakalap. At syempre, kung may mga evidence ka na, hindi na raid ang gagawin mo basta-basta kung hindi search warrant na. Pero dito, maliwanag na ang intention nila ay hulihin yung di umano'y gumagamit ng illegal na droga. Paano mo magagawa ngayon yun kung wala ka namang sapat na ebidensya at sasabihin mo lamang, sinasabi, allegedly frequently seen inhaling the white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium unit. Ang galing nyo naman, nandoon sa loob ng condominium unit, nakikita nung inyong informant. Naknang teting na yan. But anyway, tuloy po natin ang sinasabi dito ni Attorney Clear. So, kung walang control number. Oo. Ayan. Tignan mo, ha? Mga ka-UB, nakita nyo sa taas. Control number yan. May number siya, di ba? So, tapos nakapirma yung team leader. Mm-hmm. Iakyat nyo pa ng konti. Okay, may team leader dyan. So, tapos makikita mo kung sino yung mga involved na police na magsasagawa. Ng operation. Mm-hmm. Okay? Oy. So, si Sir Aguyen to, ah. Kasamahan ko dati yung police to, ah. Shoutout sa'yo, Sir Aguyen, ha? Akalain mo, lieutenant ka na pala ngayon, ha? Dati-rati, senior ko lamang yan sa PNP. But anyway, mga tol, ang point kasi dito, bakit nagpapaniwala itong si Vic Rodriguez sa mga ganitong uri ng dokumento? Sabi ni Attorney Claire dito, kung papanoorin niyo po ng buo, baka hindi pamilyar si Attorney Vic kasi hindi pala trial lawyer ito. Corporate lawyer yata itong si Attorney Vic. Kaya ang sinasabi ni Attorney Claire, kung hindi ka trial lawyer, maaaring hindi ka pamilyar sa mga dokumento na ganito. Pero tayo, pamilyar kasi tayo rito, trabaho ko to before, inuulit ko lamang, hindi pwedeng magkaroon ng paglulunsad ng isang operasyon kung wala po ang mga dokumentong ganito na merong control number. At dito po sa pinapakalat ni Maharlika, wala po itong control number. Yung mga typographical error dyan, sige, given the benefit of the doubt, ipagpalagay natin na nagkamali po yung gumawa ng dokumento. Pero hindi ka pwedeng magkamali na ililiblank mo ang control number. Dahil yan po ang magiging patunay na meron talagang existence ang operasyon na ginawa po nila. Partikular noong March 11, 2012. Kaya nga nagtataka tayo dito mga tol, paanong mangyayari na may memorandum dated March 10 kung ang attachment ay March 11 pa lamang? Paano nangyari yun? Nauna ang memorandum bago yung attachment. Nakalagay dito, recommend approval of the attached pre-operation report authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for the possible apprehension if warranted. Saka by the way, ang pre-operation, meron po yung specific time frame. Ha? May oras po iyan. Yan o, duration. Ha? Paano ngayon na mauuna ito? O itong memorandum kaysa rito? Dapat palaging mauuna ito bag before memorandum. I-attach mo eh. Nakunang teting talaga o. But anyway mga tol, maraming salamat sa inyo. Ang point lang natin dito, kaya po ito ang ating live streaming, is to call the attention of Toto Kausing na mukhang tatakbo sa pagkasenador. Inuulit ko po sa inyo, pakiparating nyo po kay Engineer Toto Kausing na siya po ay hinahamon ko sa isang debate publicly sa kanyang channel na. Hindi na po dito sa channel natin. Pupuntahan ko po siya sa kanyang channel at sana mapag-usapan po namin ng maayos ang alegasyon niya sa ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos ay addict.